Para sa Dios. Hallelujah. This is the day, as always, that the Lord has made, and we will all rejoice and be glad in it. Ang sabi po ng Psalms 29. Ang sabi po ng Psalms 29, verses 1 and 2. Hallelujah. Ascribe to the Lord, O heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord glory. Do His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Because today is the day that the Lord has made, and tomorrow will be another day that the Lord has made. Day after tomorrow is another day that the Lord has made. Every day is the day that the Lord has made, and we will all rejoice and be glad in it. Bless the Lord, oh my soul. This is what we're going to do this morning. We will bless the holy name of God. Come on. Hallelujah. One more. Hand of praise sa ating pong Panginoon. Bless the Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo sa ating seryeng pinag-uusapan. Breakthrough. So we talk about spiritual breakthrough 2 Sundays ago, and then last Sunday we talk about mental and spiritual breakthrough. At tuloy-tuloy po rin po tayo sa ating temang breakthrough church. At sa ating pong mga buhay, alam po natin talagang marami ng breakthrough ang ginagawa ang Panginoong Diyos dahil sa ating pag-aaral, patuloy sa kanyang mga salita. Amen. Breakthrough. Siguro po, how can we put an emphasis on this breakthrough? Di ba pag yung mga nagtatrabaho, pag-araw ng Biyernes, wow, TGIF, di ba? Tapos pagdating ng Monday na naman. Meron silang Monday blues, di ba? Lulugulug, Monday na naman, sana. Pero, tignan po ninyo, breakthrough. Pag Monday, yung pong mga binata at dalaga dito, pag meron kayong crush, kasama sa trabaho, ne? Monday pa lang, gusto nyo, Monday na uli. Binihila nyo ang araw dahil gustong-gusto nyo nakikita yung inyong mga crush. Maliban lang po sa mga may asawa na, ano, pag may asawa na tapos meron pang crush sa trabaho, ano po yun? Ibang usapan yun. Sumisipag ka sa pagpunta ng Monday dahil andun yung crush mo, may asawa ka na, may asawa na. Hindi po yun. Pero talagang, no, the point is, kung yung talagang crush mo, talagang yung mga binata, dalaga, ano, andun, lagi mong inihintay, sana Monday na sa... E di, lalo na pag linggo dahil ang pinupuntahan po natin, walang iba kung hindi ating dakilang Diyos. Breakthrough! Hallelujah! I remember po, several years ago, andun po kami, kasama ko yung apo ko, hindi pa po, wala po ko din, kasama ko siya yung apo. Tapos sabi niya, napansin niya meron pong isa, natutulog. Patutun niya po kay titura ng Diyos. Alam mo matutun na eh. Bakit sabi nga ng nanay sa kanya, alam mo, bakit kailangan maging tahimik pagdating natin sa church, sabi ng nanay sa kanyang anak. Kasi yung mga tao, nay, natutulog, sabi niya. So pag tahimik na po kaya, yan, ibig po sabihin na kailangan akong mag-conclude sa ating pinag-aaral. Anyway, tuloy po natin, breakthrough. Pag-usapan po natin ngayon, financial breakthrough. So, spiritual breakthrough, financial, mental and physical. Last Sunday na ngayon po ay pag-usapan po natin, financial breakthrough. Pag pinag-usapan yung financial breakthrough, meron po kasing nagsasabi, pag financial, hindi ano yan. Hindi banal yan pag pinag-usapan ang pera sa church, lalo na sa church. Kasi ano na naman yan, tithing na yung giving. Tsaka ang sabi ng mga iba, mahal daw ng Panginoon ang mga poor, ang mga kalulo, ang mga mahirap. Kaya pag mahirap ka raw, mas banal ka. Ang sabi ng mga iba, this is wrong mindset long before. Ang gusto po ng Diyos, ang bawat isa sa kanyang mga anak ay pinagpapala at patuloy na pagpapalain. Ayun pong sa Proverbs 37:9, meron po sinabi doon ng isang King Lemuel.
Two things I ask for you. Proverbs 37:9. Nakasulat mo. Two things I ask for you, Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Proverbs 37:9. Two things I ask of you, Lord. Do not refuse me before I die. Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Tuloy po natin verse na, otherwise I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of God. Dito po, yung pong mindset na magiging, pagiging mayaman daw ay hindi banal. Kailangan daw po mahirap. Pero dito po, sinasabi po ng simulat, huwag akong maging mayamang-mayaman. Ano po dito? This is a choice, a matter of choice. Pag naging mayamang-mayaman ka, tapos nalimutan mo na ang Panginoon, dun po papasok talaga, yung yaman ay nagiging, the love of money is the root of all kinds of evil, remember? Sabi po ng salita ng Diyos. Pero pag mahirap ka naman, baka sobrang maghirap ako, matutuwa akong magnakaw. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos na financial breakthrough. Gusto po ng Diyos talaga, payamanin tayo. Financial breakthrough, it doesn't necessarily mean na talagang maging milyonaryo ka, maging bilyonaryo. Meron po mga nagiging milyonaryo, bilyonaryo. Gaya po ni Amang Abraham, yung pong kanyang anak na si Isaac at saka si Jacob. Yan po, at marami po ang mga mayayamang tao na hindi po nalilimutan ang Panginoon. For as long na talagang yung pong pinayayaman tayo ng Diyos, lagi po nating inuuna ang Diyos, yun po talaga ang financial breakthrough. Yung natagtagun pa ka na sa pagmamahal sa pera, dahil alam mo, yung perang binibigay ng Diyos sa iyo, we are blessed to be... Burida, bless mo na. Ang bawat kalada po, every single soul, ang gusto po ng Panginoon ay talagang pagpalain po tayo. At tanong natin sa Diyos pag pinagpapala tayo, ano kaya ang gusto ng Diyos? Bakit ako binless? So you can do the math. Praise the Lord. Dito po sa Corinthians, 2 Corinthians 9, and God is able to bless you abundantly. Abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Salamat po. Muli dagilan Diyos sa umagang ito. Sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita, ayan, magpatuloy na maging bukas ang aming mga puso at kaluluwa, ang aming mga pandinig kasama ng iyong lingkod na gagamitin. Dagilan Diyos, tumimo po sa aming mga buhay ang lahat ng iyong mga turo na aming pagkaaralan ngayong umagang ito. Salamat po, dagilan Diyos, lagi nang may oras, araw na katulad nito upang kami ay sama-samang magpuri, sama-samang umawit, sama-samang manalangin sa iyo, o dagilan Diyos. Dalang po namin sa aming paglabas sa bahay, dalangin ng ito, bago bahay, sambahang ito. Ikaw ang siyang aming magiging bagong kalakasan, bagong init ng pananampalataya, at bagong kapangyarihan patuloy na magtitiwala sa iyo, o dagilan Diyos. Dagilan Diyos, salamat po. Alam po namin ang buong sangkwaryong ito, ang bawat kaluluwang andito, dagilan Diyos, kasama po ng aming naka-online, ay patuloy na pinupuno ng iyong presensya. Ito, dagilan Diyos, ang aming dalangin may papulit pa sa salamat sa iyong matamis at makapangyaring pangalan, Kristo Jesus. Amen. Amen. One more hand of praise to God. Praise the Lord. And God is able to bless you. Hindi lang po basta bless, abundantly. Remember John 10:10, dumating po ang ating Panginoon to give us life and life, abundant life. Bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, ano pa ang hihilingin natin? Ano pa ang hindi ibinibigay ng Diyos sa atin? Having all that you need, you will abound. Ito po yun. Blessed to be a blessing. You will abound in every good work. We will abound in every good work. Praise the Lord. Ano po ang gusto natin? Kayo po, ano bang gusto nyo? Blessing or to be a blessing?
To be a, wow, yeah, to be a blessing. At when we have the desire in our heart to be a blessing, ang Diyos po ang nangako. Be blessed po tayong patuloy ng Diyos. Then, yung, it is blessed, it is more blessed to give than to receive. Tama ba? It is blessed to give than to receive. So, mas gusto po natin yung tayo nagbibigay, nagbibigay. At pag tayo nagbibigay ng nagbibigay, ang Diyos po ang patuloy na magbabalik ng pagpapala sa ating mga buhay. Ah, amen. Woo! Yun po ang gusto. Pangako po ng Diyos, principle po ng Diyos ang ibalik, ipagpalay ng kanyang mga anak. Basta po ginagamit po natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. E tala po sa likod. See? Hindi naman po masama yung magtabi para sa, di ba, pang-outing. Pagpunta sa kayo po, gusto niyo pumunta ng Singapore, Hong Kong, whatever. Pero wag po natin, unahin po natin lagi, alam po natin, ang panawagan ng Diyos to bless, to be a blessing. And when that happens, ang Diyos po ang magbabalik ng mga pagpapala sa ating mga buhay. Abundantly, and we, it is, ano po yun, nasa right motive po yun. When we have the motive to bless others, yun ba, to be a blessing, yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Yung pong about financial support, financial blessing sa mga iba, you can do the math. Alam niyo po kung sino talaga yung legitimate na kumisan talagang nangangailangan. At sa mga manakang pagkakataon, kikilos po ang Diyos. Hindi natin alam, tayo pala ang sagot ng Diyos sa panalangin ng kapatid. Kapatid sa pananampalataya o kapatid sa laman. Baka tayo pala ang sagot. Nananalangin sila, pinagpala tayo ng Diyos, tayo pala ang sasagot ng kanilang panalangin. Ginamit lang tayo ngayon, a channel of blessing. A channel of blessing. Pero bago po natin puntahan yung main focus po ng ating pag-usapan, let's establish mo muna po ito pong, saan ba ito? Ano ba talaga? Itong blessing na ito na pangako ng Diyos. Kasi po noon, ang poverty, ang sickness po ay galing yan po sa, nang dali po yan sa kasalanan. And this is the curse of sin. And gusto po ng Diyos na bago po natin talagang maramdaman, maintindihan ang kanyang pagpapala, tignan po natin that we are redeemed from the curse. We are redeemed from the curse because yung curse po, ito yung poverty, yung pong sickness. Ayaw po ng Diyos yung karamdaman, di ba? Breakthrough from physical and mental, hindi po mental na eh. Yung pong kaisipan natin, kaya nga di ba pinag-usapan natin Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Remember that? Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So, but ano po natin, pag-aralan po natin, that we are redeemed from the curse. Ayaw po ng Diyos na tayo ay maghirap. Christ redeemed us from the curse of the law. Ito po yun, nang ipinadala niya ang ating Panginoong Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Curse of the law by becoming a curse for us. It is written, ito po yun, curse is everyone who is hanged on a pole. Curse is everyone who is hanged on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. Sino po yung mga Gentiles? Kung hindi po kayo Hudyo, kung hindi po tayo Hudyo, mga Gentiles po tayo. Ito po ang kanyang pangako. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus. So that by faith, we might receive the promise of the Spirit. Kailangan po natin ng pananampalataya. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. By faith, manampalataya po tayo na ang Panginoong Kristo Jesus, niredeem na po tayo sa curse of the law, the curse of sin, para po yung pagpapala na pinangako ng Diyos, binigay ng Diyos kay Abraham, magiging pagpapala rin ng bawat nagsuko, nagbigay ng buhay kay Kristo Jesus, ng kanyang buhay. Alam po natin, yung pong number one blessing, wala na pong ibang higit pa sa blessing, kundi po yung salvation, yung pong kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya nga po, kung yung ating pong mga naka-online, yung pong andito natin, tayo po na kung sakali
nagdududa pa kayo na talaga hindi pa kayo sugrado sa inyong kaligtasan, sa ating kaligtasan, make it a point this morning, wag po tayong aalis sa bahay, isang bahay ito, bahay dalangin ito, na hindi po tayo sugrado. Magiging sugrado po tayo na sinuko na natin ang ating buhay kay Kristo Jesus. Faith ne, comes by hearing and hearing the Word of God, the Word of Salvation. Ito po ang gusto ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay maligtas. 2 Peter 3:9, that God is not slow in His promise, not like everyone is thinking, but He's not slow in His promise, but He's patient, not willing that all should suffer, but that all should come unto repentance. Repentance, curse of the law. Gusto po ng Diyos mawala po sa atin ang curse of the law ng kasalanan para po maging tuloy-tuloy ang kanyang pagpapala sa atin. Remember Romans 8:32, binigay ng Diyos yung pong pagpapala ng kaligtasan. Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, Kristo Jesus, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Ah! Come on! Woo! Woo! Man! Praise the Lord. He redeemed us that we might receive the promise of the Spirit. Spiritual breakthrough, mental and physical breakthrough. At ngayon pong ating pag-usapan ngayon, financial breakthrough. Kasama po ito sa pangako ng Diyos, breakthrough sa ating pong mga buhay. Redeemed from the curse of absolute poverty. Ayaw po ng Diyos na maging mahirap ang kanyang mga anak. Kaya nga po sinabi ng salita ng Diyos, lumaki ako, sabi ni David, hindi ko nakita ang anak ng Diyos nagpalimos ng tinapay. Gusto po ng Diyos, ang pagpala ay bumuhos sa bawat isa sa kanyang mga anak. And the Lord will make you abound in prosperity. Hindi po ito prosperity gospel, ang sabi po ng Deuteronomy 28:11-12. No? And the Lord will make you abound in prosperity, in the fruit of your womb and in the fruit of your livestock, in the fruit of your ground, within the land that the Lord swore to your fathers to give you. The Lord will open to you His good treasury. Lipo natin. And the Lord will make you abound in prosperity, in the fruit of your womb and in the fruit of your livestock, and in the fruit of your ground, within the land that the Lord swore to your fathers to give you. And the Lord will open to you His good treasury, His good treasury, the heavens, to give the rain to your land in its season and to bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Ito po ang gusto ng Diyos. Yung pong maging yung pong ating mga pagkakautang. And ako po magtasgamat. Tayo po lahat ay meron pong maybe financial utang o mga utang na gamit na hiniram na isang taon na hindi pa natin naisosoli. Mag-breakthrough na po nato na tayo. Isoli na po yung mga gamit na hindi pa natin na isosoli. Isang taon na, dalawang taon na. At isoli po natin ng maayos. Hindi sira-sira. Pag tayo po himira, breakthrough po yan. Financial, material, breakthrough. Palalayain po tayo ng Diyos. Ito po yung ating pinag-aaralan. We'll open to you His good, blessed the work of your hands, and you shall lend to many nations. Ito pa po yung pangako na, because you did not serve me, yung pong pangako ng Diyos kanina, talagang blessed. Pero pag hindi po natin sinunod ang kanyang pangako na talagang yung blessing ng Lord, pag hindi po natin pinaniwalaan, pag hindi po natin ginawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin, because you did not serve the Lord your God with joyfulness and with gladness of heart because of the abundance of all things. Ito po yun, pag bina-bless na po tayo ng Panginoon, blessed to be a blessing, nalimutan nating mag-bless sa mga iba, ayan po ang mangyayari. Because of the abundance of all, therefore you shall serve your enemies. Aalisin po ng Diyos. Hindi po natin namamalayan, nawawala na pala. Therefore you shall serve your enemies, whom the Lord will send against you, in hunger, in thirst, nakedness, and lacking everything. He will put a yoke of iron on your neck until He has destroyed you.
So meron pong pangako at meron ding curse. Pag hindi po natin, hindi po natin namamalayan. Remember, pag kayo po, you can do the math. Pag hindi po tayo nagbe-bless sa iba, hindi mo namamalayan. What the, kasweldo-sweldo mo pa, kabo na lami, wala. Bala mo linabas laki ang bulso. Ne? Kasi, sige, mamaya po, pag-usapan din natin to. Di ba, pag inuuna mo yung mga iba, inuuna yung mga iba, tapos, ala na, tira-tira, ay nila pala, eh bali Diyos, diyan pang tira-tiraya mo, biya ko nekiya. Ito po yung mangyayari, hunger and thirst, nakedness, and lacking everything. Pero ito po, tignan po natin ito. Yung pong hunger, thirst, nakedness, and lacking everything, kinuna po ng ating Panginoon ito. Yung hunger, thirst, nakedness, and lacking everything, Jesus took all that curses. Alam po natin yan, He took that on the cross of Calvary. Naging naranasan po ng Panginoon ang magutom. Naranasan po ng Panginoon ang mahuhaw, di ba? I thirst, remember? And then yung pong nakedness, lacking everything. Dito po hindi po naging mahirap ang ating Panginoon. Yes, He lacks everything. It doesn't necessarily mean na nawala po sa Diyos. Hindi po siya naging mahirap. He became poor. Hindi po siya mahirap. He became poor para lang sa atin, alang-alang po sa atin. Upang ito pong curse ng hunger, thirst, and nakedness, lacking everything, ay mawala po sa atin. Siya na po ang kumuha nito doon sa krus ng Kalbaryo para tayo po ay maging mayaman. Remember, ang yaman po ng Diyos, pinakain niya. Paano po nangyari yun? Pinakain po niya yung 5,000 mga lalaki. Remember, ng two fish and 5 loaves of bread. And then, pinakain niya 5,000 plus. Sabi po ng pag-aaral, lalaki pa lang yun. So, say plus or maybe more than 20,000 talagang pinakain niya. After that, nagkaroon pa ng 12 baskets left over. Sobra-sobra, meron pa sobrang 12 full basket. Ganito po kayaman ang ating Panginoon. Ang Panginoon po, di ba, nung kailangan siya magbayad ng tax, kumulang siya ng pera dun sa bibig ng tilapia. Hindi na kanyang tilapia kanta. Siguro bagus, whatever. Para kumura siya ng pambayad. Ganyan po, kaya hindi po siya mahirap. Naging mahirap lang po siya. Alang-alang sa atin para po tayo ay maging mayaman. Para po tayo maging blessing. Maging blessing. Eh? Because of the abundance of all things, huwag nating kalilibutan. Binibigay po ng Diyos sa atin yan para tayo po ay maging pagpapala. Hallelujah. Kaya nga po, balikan po natin yung ating sinabi kanina. Talaga bang ang kayamanan ba ay masama? Hindi ba talaga, dapat ba talaga maghirap yung mga mananampalataya? Then I look and heard the voice of many. Sabi po ng Revelation. Then I look and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. Karakagda po, eh. Ilan na po, kaya pilang tayong pagkain, lata pa pong 300. Dito po, thousands of angels, they encircle the throne and the living creatures and the elders. And in a loud voice, they were saying, ito po yun, worthy is the Lamb. Sabi po natin kanina, naging mahirap siya, pero hindi po siya mahirap. Worthy is the Lamb who was slain. Sabi po niya, to receive power. Ito po ang ating Panginoon, to receive power, to receive wealth, wisdom, strength, honor, glory and praise. This is what we always giving to the Lord. Worthy, worthy, worthy is the Lamb who was slain para lang po magkaroon tayo ng kaligtasan. Ha? At hindi lang basta kaligtasan. Lahat po ng ating pangangailangan, idadagdag na lang ng Diyos yan if we will only seek His kingdom first and His righteousness and all these things will be added. At sabi po ng Matthew 6:33. Kabisado po natin yan. All these things will be added unto us. Then, search first His kingdom and His righteousness. Pag sinasabing kingdom, ito po yung kaharian. Pag yung kaharian, ang hari ay si Kristo Jesus, sa kanya po ang kingdom, nasa kingdom niya tayo, wow! Pag nasa kingdom ka ng Panginoon, ano pa ang hahanapin mo? Di ba? Nasa kingdom ka nga ng Panginoon eh. Come on! Ano pa nga? Ang hari ay hari ng mga hari. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at nasa kingdom niya tayo.
Di ba? Ano pa ang hahanapin natin? Ito po ang gusto niya. Sa bawat isa, ayaw pong maging ng Diyos na maging mahirap ang bawat isa sa atin. Gusto po ng Diyos, payamanan niya ang bawat sa atin. Maybe, bakit kaya ganun pa lang gusto ng Diyos? Bakit hindi ako nagiging milyonaryo? Bakit hindi ako nagiging bilyonaryo? Iba-iba po ang paraan ng Diyos sa bawat isa sa atin. For as long as we commit ourselves faithfully to Him. Honoring Him. Balikan po natin. Honor. Power. Word is the Lamb who was slain to receive power, wealth, wisdom, strength, and honor. Glory and praise. Pag ito po yung ating nasa ating mga puso, lagi po nating binibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Diyos po ang magbubuhos ng pagpapala sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral. Amen. Sa ating pag-aaral, pag nag-aaral tayo ng mabuting lesyon, we are giving glory, honor to God. Hindi po yung nag-aaral kang tapos para ka lang makapasa mangwadi ko ka. Remember, naikwento ko na po last Sunday, yung pong isang nag-aaral, nahuli po siya ng kanyang teacher, tapos meron po siya nakikita ng papel. Ano? Sabi po ng teacher, ano na yan? Sabi po ng lalaki, ano po yan, mga prayer request ko yan. Prayer request! Mga sagot ito sa ating mga test. Ay, salamat na sagot na yung aking mga panalangin. Ang sabi po ng... Hindi po ganun ang... If we want to honor God, mag-aral tayong mabuti. If we want to honor God sa ating mga trabaho, pumasok tayo sa oras, lumabas tayo sa oras. Hindi tayo nag-FB sa oras ng trabaho, nag-messenger. Alam niyo po ang aking ibig sabihin. Baka nga dito, meron bang nakabukas ng cellphone dyan? Sabi nga kanina, pag-airplane mode na lang yan, baka merong tumahag. Uy, mamaya, maaga kang umalis. Huwag mo na tapusin yung service, punta tayo ng Anyway, honor. Alam niyo po, I believe na nakakasunod po tayo dito po sa ating pinag-aaralan. Amen. Yours, Lord, is the greatness. Again, ulit-ulit po. Power and glory and majesty and splendor for everything in heaven and earth is yours. Ganito po kayaman. Ganito kayaman. Ang everything on earth is yours. Sabi nga natin, kingdom, sa kingdom po ng Panginoon. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor came from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. To exalt and give strength to all. Kung ano po ang nasa Diyos, gusto po ng Diyos, mapasa atin din yung nasa sa Kanya. Ganito po kandindi ang pag-ibig ng Diyos, pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, tandaan lang natin, remember the Lord your God. Siya po ang nagbibigay sa atin ng wealth, ability to produce wealth. Yung pong ating trabaho, maybe mayroon nagsasabing, ay, nagsunog ako ng kilay, kaya ako umasenso. Nagsunog ako ng kilay, kaya yung aking negosyo ay lumago. Nagsunog ako ng kilay, kaya nakatapos ako ng pag-aaral. And many more. Pero, tayo nga ba talaga? Tayo nga ba? Ang Diyos po, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so confirm His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Pangako po niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, yung pong pangako niya blessing, pangako po ng Diyos sa bawat sa atin na nagtiwala, patuloy na magtitiwala sa kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Amen. Sige po, isa pang palakpak para sa Panginoon. Ito po, we are blessed. Di ba, napagaling na we are blessed along with Abraham, hindi blessed along with Paul. Anong gusto nyo? Blessed along with Abraham, yung mga yaman ni Abraham, yung mga kasakitan ni Paul na talagang 40 minus 1 losses, tapos shipwreck, tapos andun siya sa kulungan kasama yung mga mababahong, lahat na ng pinakamabaho, nandun po kasama niya dun sa kanyang kulungan. And many more. Ano ba ang gusto natin? Pero sabi na yung blessed, tignan po natin ang kabutihan. You are blessed with Abraham. Hindi niya po sinabing blessed along with Paul.
hindi po natin, hindi na po natin nararanasan yung nararanasan ng mga mananampalataya noon, yung mga lingkod ng Diyos noon, like Apostle Paul, like po mga disciples, 12 disciples, sila po ay talagang nilutong buhay, binalatan ng buhay, talagang si Peter, pinakong nakatiwarik. Basahin niyo po, i-google niyo kung ano po ang naging ending ng buhay ng mga disciples. Masasakit po. Pero ngayon po, isan lang, hindi ka lang nakamayan. Tapos nagtatampo ka na. Sabi nga ng isa, nalulumo siya, nagtatampo siya, nagagalit siya. Naranasan mo na bang duraan ka sa mukha? Naranasan mo na bang sa pinggilan kang ganyan? Naranasan mo na, malilit pa lang yun eh. Naranasan mo na ba yun? Wala pa yun sa ating dinadanas ngayon. Kaya, hindi po tayo pwedeng, hindi na po tayo, breakthrough na po tayo. Hindi na po tayo pwedeng bumigay sa ating pananampalataya dahil meron na po tayong spiritual breakthrough, mental, physical breakthrough, and today, yung pong financial breakthrough, ibibigay po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Now Abraham was very rich in livestock, in silver, and gold, and in gold. Hindi ba tayo kayang pagpalain ng Diyos ng ganito? Sabi ko nga kanina, hindi pare-pareho, pero noon pa man, nakahanda na po ang pagpapawala ng Diyos sa bawat isang magtitiwala sa Kanya. Livestock, kung bibilangan niyo po, thousands po, yung kanyang mga alalay, yung mga julalay, mga alalay. Siguro na, pati po siguro yung upa ni Abraham, binupunasan muna, di ba, yung mga ibang hari o kaya mga ibang leaders bago nila kainin yung ipakakain sa kanila, ipakakain muna dun sa mga nagserve. Baka may lason, maunang malalason ng serve. Totoo po ito. Ganun po, katindi, ito pong pagpapala ng Diyos kay Abraham, which we can also have kung tayo po ay maniniwala at magtitiwala sa mga pangako ng ating dakilang Diyos. Even Isaac and Jacob, na Isaac planted his crops that year, he harvested 100 times more than grain. 100 times planted for the Lord bless him. He became very rich man and his wealth, nagtuloy-tuloy po, continue to grow. He acquired so many flocks of sheep, goats, herds of cattle and servants in the Philistine, and the Philistines became jealous of him. Ne? Pag meron pong nagseselos sa atin dahil binebless tayo ng Panginoon, bayaan nyo na sila basta ang Diyos po ang siyang pinanggagalingan ng ating mga pagpapala. Kahit po si Jacob, Jacob became also very wealthy with large flock of sheep, goats, female, and servants, dito po, and many camels, and donkey. Ganito po magpala ang Diyos from generation to generation. Yung pong ating mga anak pagpapalain din. Maybe ng financial, ng material, and more so, higit sa lahat po, yung sinabi nating salvation, and then yung spiritual na pagpapala, yung kagalakan, yung kapayapaan, and many blessing other than finances. Ito po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, sa Old Testament po yan, kahit po sa New Testament, nakasulat po yan. So, those who rely on faith, ito po yung sinasabi natin ngayon, huwag po nating tatanggalin yung pananampalataya are blessed along with Abraham, the man of faith. The man of faith. So, put all their faith in Christ. Ito po yun. So, all who put their faith in Christ, share. Ito po yung ating ulit-ulit na binibigyang diin kanina. Those. Ne? So, all who put their faith in Christ, share the same blessing Abraham received because of his faith. Alam po natin, bago pa na-receive ni Abraham ang kanya pong ang pangako ng Diyos sa kanya na he will be father of many nations. Ilang taon po, 25 years, bago po ibinigay ng Diyos si Isaac sa kanya. Maybe meron pa po tayong breakthrough na hihintay at hindi pa dumarating. Basta huwag po tayong mawawalan ng pagtitiwala, ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Ito po ang gusto ng Diyos. We will all attain. God wants us to attain yung pong breakthrough sa ating mga buhay. Hindi lang po yung spiritual, mental, and physical, yung pong financial breakthrough. Paano po natin ito?
Talagang, how can we really have that financial breakthrough? Brace yourself. Babalik po tayo sa lagi nating pinag-usapan. Give back your tithes. Give back your tithes. Pwede bang i-skip natin to? Yung blessing na lang. Yung blessing na lang. Pwede bang i-skip natin to? Kasi nasa, sabi na ngayon, nasa Old Testament kasi yan, nasa Malakay 3:10 yan, di ba? Nasa Old Testament lang yan, sa Malakay pa nga yan, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, sa iba pong salin, floodgates, hindi lang po window, floodgates of heaven, and pour out for you such blessing. Trust me, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. Bring. Hindi po, saan po natin ibibring? The storehouse. Sa sambahan po, dito po sa ating iglesia. Sabi nga po ni Pastor Manny, last kagabi, sabi daw po, pinaliwanag po niya yung sa isang kapatid which already passed away several years ago. Pastor, totoo ba yon? Yung tithes, ibibigay lahat sa church? Paano na yon? Pag binigay ko yung tithes sa inyo, hindi na ako makapagbibigay sa inyo ng love offering. Ang ginagawa pala niya, yung kanyang tithes, inahati niya. Kunyari, ang tithes niya is, 1,000 na lang, say, 1,000. Yung 500, tinatize niya. Yung 500, pinanglalove offering pa niya. Hindi po gano'n ang sabi ni Pastor Manny. di wala akong bibigay sa inyo. Hindi po baling wala na kayong ibigay sa akin. Basta ibigay niyo lang sa Lord. Bakit po? Yung pong binibigay ninyo, yan po yung nagagamit para sa ating mga lingkod ng Diyos. Yung pinibigay po natin, nagagamit po yan sa ating po, sa ating mga aircon, lahat-lahat na, sa ating pong mga manggagawa, sa ating pong mga bayad and everything. Yung pong binibigay ninyo, binibigay po ng Diyos para ibalik po natin, babalik ng Diyos, labis-labis. Give back, bring back this, yung po tayo sa storehouse. Sige po, palakpakan Panginoon. Parang ganyang pangako. Ito pong pangako niya, ito po ang principle, I will open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there may not be enough room to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field. Says the Lord, ang Diyos po ang nagsasabi nito, ang Diyos ang nagsasabi nito, subugin niyo ko kung hindi ko ibubuhos ang pagpapala. Tinitignan lang po, hindi po yung halaga ng ating pagbibigay, remember. Hindi po yung amount, yung pong amount yung pong binibigay natin nang mumula sa ating mga puso. We are bringing, hindi po para tuparin ang sinasabi ng Diyos. We are bringing to honor. Honor po natin ang kanyang salita, kaya binibigay po natin ang ating tithes para po sa kanyang mga lingkod, para po sa gawain ng Panginoon. And we are being used. Ito po yung nakakaabot ng pantulong sa mga iba. Meron po tayong tinutulungan pag meron pong bagyo, Operation Blessing. Marami po tayong tinutulungan. Ang gagaling po yan sa inyo. Binibigay ng Diyos sa inyo, blessed to be a blessing. Di ba? marami kasi yung nagsasabi, nasa Old Testament lang kasi talaga yan . Hindi naman talaga yung gusto nila . Ayaw lang nila. Lahat talaga bisa mamaya . Gumagawa pa sila ng sangkan. Long before pa, bago pa po dumating yung law of tithing, long before, ginagawa na po ito ni Amang Abraham. Ginagawa ni Amang, then Melchizedek, na king of Salem, dun po sa Genesis, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abram, saying, blessed be Abram, hindi pa po Abraham ang pangalan niyan, Abram, by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then, wala pa po yung law dito, wala pa si Moses dito. Yung pong mga law, nag-umpisa po yan nung panahon ni Moses, I believe, 1,000 years ago or so. Yeah? Then Abram gave him a tenth
of everything. A tenth of everything. Wala pa po yung batas, binibigay na po ni Abraham yung para sa Diyos. Ano po ito? Kung hindi siya law, ano ito? This is a principle. Principle of giving po ito ang ibig pong ipaintindi ng Diyos sa ating pinag-aaralan. Nasa Old Testament nga eh, pero noon hindi pa siya law. Hindi pa siya law. Ano lang, principle po. Tithing is principle, not a law. Ano ba ito? Kung sa Old Testament to, kasi po, ngayong panahon po natin to, kung hindi siya law, sa panahon po natin, ano na, grace na eh. Grace of giving eh. So kung nagbibigay po tayo ngayon, let's say, sige, isakto natin, 10%. Kung kumikita ka ang iyong 45,750, magkano po yung 10% noon? You can do the math. Ne? Kung po 45,000 something, following the law, isasakto mo yun, down to the single cent. Pero nasa grace of giving na tayo, bakit mo pa isising, kung 45,000, 4,000, something, gawin mo ng 5,000 para hindi ka na mahirap magkwenta, or 5,500. Ganun po yung grace of giving, wala na po tayo sa law. Kasi kung nagbibigay tayo ng 10%, sinusunod pa lang natin yung law. Pero noon pa man, hindi nga law eh. Hindi nga sa law, principle nga. When we follow that principle, we will give and give honor to God. Pag tayo po ay nagbibigay para sa Diyos, ino-honor po natin ang Panginoon, ang prinsipyo ng pagbibigay. Amen. Sige, tignan po natin, prinsipyo. Bago po natin puntahan yung New Testament. New Testament yun eh. Nasa New Testament po ito. Murder. Pagdating po sa murder, noon, law ang murder. Ne? Pero meron pong principle ng yung murder. Yung principle ng murder, you are valuing life. We value life, kaya po merong batas ng law. Yung adultery, ano po yung adultery? Batas po niyo yung adultery, law. Pero ano po ang principle ng adultery? Valuing relationship. When we value relationship, hindi po tayo gagawa ng ayaw ng Diyos, adultery. When we value the life, hindi po tayo papatay. Sa Old Testament, sa New Testament nga, mas matindi. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew 5? Di ba ang sabi noon, huwag kang papatay. Pero ngayon daw, gaya mas matindi pa yung ngayon eh. Ngayon daw, nagalit ka lang sa yung talagang buri mo na yung mapalaris, buri mo na yung murder na pala yun. Ne? Tapos, yung sa adultery, wow! Ne? Lalo po mga lalaki. Ewan ko sa mga babae, kung paano, you can do the math. Tayo po mga lalaki, alam natin, nag-isip ka pala ng hindi maganda. Ne? Nag-commit ka lang ng adultery. Hindi ba mas matindi yung New Testament? Kaya nga po, sabi ko kanina, grace of giving na po tayo ngayon. Hindi po tayo nagbibigay ayon sa batas. Nasusundan po ang ating pinag-usapan. Hala, yung pong nakakasunod, bumalakpak para sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, nasa New Testament po ito, this Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. And Abraham gave him a tenth of everything. New Testament po ito, Hebrews. Abraham gave him a tenth of everything. First, the name Melchizedek means king of righteousness. And also king of Salem, which means king of peace. So without father or mother, without genealogy, hindi po talaga na isinulat yung pong genealogy ni Melchizedek. Without beginning of days or end of life, resembling the Son of God. Typology po ng ating Panginoong Kristo Jesus, si Melchizedek. Kaya nga po, resembling the Son of God, he remains a priest forever. Just think how great he was. Even the patriarchs, Abraham gave him a tenth of the plunder. Alam po natin yung pong nakuha ni Abraham doon sa gera at yung pong lahat-lahat noon. Yung pong blessing ni Abraham, he gave a tenth of the plunder. Another, what sort of way your teachers of the religion? Ito na po yun. Ito po mga religious law, talagang sinusunod po nila down to the single cent, yung pong patungkol sa pagbibigay. And you Pharisees, hypocrites, for you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens,
But you ignore the most important. You ignore the most important aspect of the law. Justice, mercy, and faith. Yes, you should tithe. You should tithe, yes. But do not neglect the more important things. Dito, mag-tithe kayo. Okay yun, mag-tithe kayo. Tama yun, mag-tithe kayo. Pero kahit nag-tithe kayo, mag-tithe kayo na merong justice, merong mercy, merong faith, hindi para magmayabang. Ay, King Church, peka maragul kong tithe. Peka maragul kong tithe in third. King Church. Yung pong isang lalaki, naglayag po siya, and then lumubog yung kanyang kanilang sinasakay yung barko, napunta sa isang isla, meron siyang kasama. Tapos yung kasama niya, worried ng worried, Hindi niya alam gagawin. Pero itong lalaki, alayin ka worry. Ba't hindi ka nag-worry? Ha? Kasi, sabi ng lalaki, ako ang pinaka malaking mag-tights sa aming church. So, gradong hahanapin ako ng aming church. Hindi po sa laki ng ating ibinibigay. Sa laki ng puso natin. Sa pagbibigay, yun po ang hinahanap ng Diyos sa bawat sa atin. Come on. Praise the Lord. You should tithe, yes. But do not neglect the important, more important. Yung pong tithing, as I always put an emphasis, ino-honor po natin yung principle of giving. Never forget that. When we give our tithe, we are honoring the principle. Ito po yung prinsipyo, hindi law. Principle of giving. Remember, yung pong Proverbs 3, 9 and 10. Proverbs 3, 9 and 10. Give, yung pong ibigay daw natin. The first part, Proverbs 3, 9 and 10. Bigay daw po natin yung first part ng ating kinikita. Honor the Lord. Honor the Lord. When we honor the Lord with your word, ibigay po natin yung pinaka-best para sa Kanya with the first fruit of all your crops. So yung pong tuloy-tuloy po ito. Giving our tithe, generous po yung pagbibigay. Give generously and cheerfully. Masaya po ang pagbibigay. Ang sabi nga po ni Mother Teresa, remember, he who gives with a smile is the best giver, for God loves a cheerful giver. Galing po kay Mother Teresa. He who gives with a smile, ito po yung ating sinasabi, lagi pong galing sa puso yung ating pagbibigay. Cheerfully, cheerfully and generously. Remember this, whoever sow sparingly will also reap sparingly, and whoever sow generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. And God is able to bless you, again, yung binasa natin kanina, abundantly. Abundantly. When we give generously and cheerfully, God will bless us abundantly. Abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ayun pala eh, whatever you decide in your heart. Pero kung babalikan po natin, whoever sow sparingly will also reap sparingly. So, whatever you decide in your heart. So, kung gusto mong konti lang, edi konti lang yung anin. Ito po yun, whatever you decide in your heart. Hindi po yung, ito lang yung nasa puso ka eh. Committee ka. You are earning hundreds of thousands. And then, yung ibibigay mo sa Diyos, say ano na lang, pinakamaliit, 50 pesos. Kasi yung 20 ngayon, inaalis na eh. Nagiging bargain na lang yung 20 eh. Diba? 50 pesos na lang. Tapos, ito po, when we honor God, kahit po 50, ala pong problema yun. Pero when you are earning hundreds of thousands and you decide in your heart, kasi ito yung sinasabi ng Diyos eh. Pero dito, ang babalikan natin sa una, remember this, whoever sow sparingly will also reap sparingly. Whoever sow generously will also reap generously. So anong gusto natin? Konti o marami? Balikan po natin yung 50. Yung 50, alam po natin, pag galing sa puso, maliit man yan o malaki, talagang i-honor po ng Diyos. Remember the widow na nagbigay ng dalawang kusing in-honor ng Diyos dahil galing sa kanyang puso. Now, kahit po 50 lang yan, pag ibibigay natin ng Diyos, tayo po paglukutan. Keep the best. At yun naman kaya, at yun naman mamilang pera eh. Ilan naman yung ganun ba talaga ang pag-o-honor natin sa pagbibigay sa Diyos? You can do the math. Ang ibig sabihin. Kahit po, 20 pesos man yan, kung yun talaga, yun na lang talaga, yung the best natin, 50 pesos man yan, or kahit 1,000, whatever, pag binigay po natin sa Diyos,
Samasan, o kaya, yung pipili mo, sige, 500 na nga. Tapos, alulutong dalit ang habang 500, tapos yung isa, may bugna yung malaso, uling bayag yung palengke. Yan ang biyay mo king, ne? Galing sa palengke, amoy isda pa. Kasi yun na lang ibibigay mo sa Diyos. Are you following? When we honor the principle of giving, we will give the best to God. He who gives with a smile is the best giver, for God loves a cheerful giver cheerfully and generously. He who gives, one person gives freely, yet gain even more. Another withholds unduly, becomes to poverty. Ito po yung, a generous person will prosper. Ito po ang kanyang pangako, whoever refreshes others will be refreshed. Whoever, ito po yun, blessed to be a blessing. Whoever is generous to the poor, lends to the Lord. Wow! Whoever is generous to the poor, pinapautang mo ang Diyos, yung pong nagpapautang ngayon, nagbibigay, nagbabayad ka ng may interest. Pero pag nagpautang ka sa Diyos, gaano kaya kalaking interest ang bibabalik ng Diyos? Dahil nagpapautang na tayo sa Diyos, magiging generous tayo sa mga nangangailangan. Lends to the poor. The generous themselves will be blessed, for they'll share their food to the poor. So, to attain financial breakthrough again, hindi lang po yung give back your tithes, and then give generously and cheerfully, forgive from the heart. From give, forgive. Parang ano, eh? Parang something is off. Something doesn't add up. Kanina, give back your tithes, ngayon, tapos give generously, tapos forgive from the heart. Bakit nasama ito? Ito po, bakit nasama siya? Therefore, if you are offering your gift at the altar and remember that your brother or sister has something against you, dito po yan papasok. Tapos bigay tayo ng bigay dito. Pero nagbibigay daw tayo. Tapos meron ka lang naalala, oops, meron pala akong kagalit. Meron palang galit sa akin. Alam mo talagang nag-away kayo. Ito po ang sinasabi ni Sally. Leave your gift there in front of the altar. First go and reconcile to them. Then come and offer your gift. Hindi po ito literal na literal, ano? Limbawa, nandito ka na, nagbibigay ka. Ay! Ito pa lang kahit yung kangawa mo, muli ko sagli. Pagbalik mo, yari na po yung service. Tama po yun. Bibigay po natin, pero in our heart, sa ating mga puso, ano po natin, right after, puntahan natin siya. Tawagan natin siya, i-text natin siya. Ano lang, napakadali, ne? Ito po yung sinasabi, first go and reconcile to them, and then come and offer your gift. I tell you, whatever you ask for, ito po yun eh. Whatever you ask for, believe that you have received it, and it will be yours. Tuloy-tuloy po ito. Wala po sa mga unang sulat po, wala po itong verse. Binigyan na ng verse ngayon, at saka mga chapter, para mas madaling hanapin. Pero noon po, tuloy-tuloy yung mga ito. Kaya nga po, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Basta pinatawad mo na yung kagalit. Nagpatawaran na kayo. Then, when you pray, ito po yung tugon ng Diyos. Believe that you have received it and it will be yours. And it will be yours. And when you stand praying, ito again, if you hold against anything, against someone, forgive them. Forgive them. Paano po tatanggapin ng Diyos ang ating pagbibigay kung meron po tayong kagalit? Kung meron po tayong... Pinsan nga, nagbibigay ka. Mamigyan ako naman yan. Nung kanin doon naman kaya gamitan din. At pang personal, gan. Butang kaya. Yung pong ating mga lingkod, hindi po yan humahawak ng pera. Meron po tayong mga elders na humahanap po ng finances. And our finances is being taken care of properly. Properly po, lahat po yan. Merong pinupuntahan. And hindi po nasasayang ating binibigay para sa Diyos. Kaya lang, always remember, whenever we give, we are honoring the principle of giving. And when we honor the principle of giving, lagi pong may kagalakan yan, lagi pong walang pait, lagi po tayo nagpapatawa. Remember po yung mag-asawa din sa Peter, yung mag-asawa daw, pag meron silang hindi pagkakaunawaan, magbati muna sila para pakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin. Remember that? Doon po sa aklat ni Peter, ganun po ang panawagan ng Diyos. So ngayon po, mamaya magbibigay tayo. So kung mayroon pa kayong kagalit, no, totoo po ito.
Baka nga, meron pa kayong naisip na galit sa inyo. Make it a point na andin na po sa puso ang pagpapatawad. Wag po natin ibigay ang pagbibigay para sa Diyos. Ne? Amen? Praise the Lord. Forgive from the heart. Yung pong ating tithing and giving ay mawawalan po ng kabuluhan yan. Ne? Pag meron po tayong unforgiveness sa ating mga puso. So yung pong financial breakthrough talaga is giving back our tithes. Yung generously talaga at saka cheerfully at yung pong pagpapatawad mula sa puso. Na mula sa puso. So, yung pong financial breakthrough, yung pong sinasabi natin, maybe one of our prayers that by the end of the year, kung meron po tayong magpagkakautang, meron po tayong pinapalangin, financial breakthrough. Pero yung pong pinaka sinabi natin kanina, yung talagang isa pang financial breakthrough, yung mawala na po, yung the love of money. Yung ating pagmamahal sa pera. Pag minamahal natin sa pera, talagang yung pong pagbibigay ng generously, mahihinder po yan. Di nang kalambat kung magpagal ka lang kung magobot, pamimigay ko lang, hindi po natin makakamtan yung financial breakthrough. Yung po yung financial breakthrough, isa po yung wala na po, mawawala na. The love of money is the root of all kinds of evil. Tandaan po natin. And when we love God more than money, lagi pong nauna yung Diyos, we always honor God in everything, in giving, in helping others. Na alam po natin, ang Diyos ang binibigyan natin ng kapurihan. Amen. Palakpakan po ang dakilang Diyos. Praise the Lord. Yes. You excel in many ways. In your faith, in your gifted speakers, knowledge, enthusiasm, your love from us. I also want you to excel in the gracious act of giving. Excel in the gracious act of giving. Ito po yung ating sinasabi kanina. Yung pong pagbibigay ngayon, grace giving na, hindi law of giving. And when that grace of giving is always in our heart, ino-honor po natin ang ating Panginoon sa ating pong ginagawa. Pagbibigay, pagtulong, hindi po tayo para sumikat. Ang pinasisikat po natin, ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. I am not committing you to do this, but I am testing how genuine your love is by comparing it with the ignorance of other churches. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for your sakes, He became poor. He became poor. Alam po natin, He became poor, yung pong pinag-usapan natin kanina, hunger, thirst, lack of everything. He became poor. Dan saan po? Doon sa krus ng Kalbaryo. He lacked everything doon sa krus ng Kalbaryo. Para lang po, magkaroon tayo ng kaligtasan. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Yun pong ating mga, I would like to take this opportunity. If ever, talagang hindi pa tayo sigurado. Talagang gusto nating makamtan itong spiritual breakthrough na ito. Ang gusto po ng Diyos, isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Yung pong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung pong kaligtasan, yun po yung wala nang pinaka breakthrough na gusto ng Diyos na makamtan ng bawat sa atin. Yung pong kaligtasan ng ating mga kaluluwa. All heads are bowed, eyes are closed. Sa diwa po ng pananalangin, gusto po ng Diyos, ayaw ng Diyos na mapahamak ang bawat sa atin. Ang gusto niya ay lumapit ang bawat isa sa Kanya para pong breakthrough, yung salvation, yung breakthrough ng ating kaluluwa, ng kaligtasan, ay mapa sa atin. Lahat po, ng naka-online, yung mga first-timers or maybe several times, pero ngayong umaga ito, gusto mo masigurado ang breakthrough ng kaligtasan sa iyong buhay, ganito po ang panalangin. Let us all pray. Sumunod po kayo buong puso. Panalangin, salamat po dakilang Diyos sa iyong pag-ibig, sa iyong anak na si Kristo Jesus, namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aking mga kasalanan. Ngayong umagang ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking mga pagkukulang. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagpatawad, ang aking panalangin, sa
Pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lahat po ng sumunod sa panalangin, tumanggap kay Kristo Jesus. Ang kanya pong pangako, lahat ng sa kanya ay tumanggap. Binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Welcome to the family of God. Amen. Bago po tayo magtapos. Hallelujah. Whew. Sige po, palakpakan Panginoon. Hallelujah. Para po sa lahat ng tayo tumanggap sa ating Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ano ba talaga ang gusto natin? Ang hamon po ng ating pinag-aralan ngayon. Ano ba talaga ang gusto natin? Inumpisan na po natin kanina. Bless to be a blessing. Sabi po natin, to be a blessing. To be a blessing. Deuteronomy 15:4. Ang sabi po ng Deuteronomy 15:4. There should be no poor among you. Ito po ang gusto ng Diyos sa bawat sa atin. For the Lord your God will greatly bless you in the land He is giving you as a special possession. Hallelujah. Sabi po ni Billy Graham, God has given us two hands. One to receive with and the other to give with. We are not cistern. Hindi po tayo tapayan. Hindi po tayo lagayan. We are not cistern made for hoarding. Para po itago yung mga pagpapala ng Diyos. Para po yung mga blessing ng Diyos. Hindi po niya tayo binigyan ng lagayan para itago ang mga yan. Ang gusto po ng Diyos, we are a channels. Made for giving. What are you? What are you? Ngayon pong umaga ito. Hallelujah. Hallelujah. Christ is enough for me. Christ come on. Is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hallelujah. Hallelujah. Isa pong teacher ng mga bata, binigyan po niyang assignment yung mga kanyang estudyante, i-recite yung Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me. Ito po ang kanyang pangako. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Nung dumating po ang kinalingguan, in-recite po, marami po ang nag-recite. Tapos yung isa pong bata, abang hindi pa niya natatawag ang kanyang pangalan, the Lord is my shepherd. I shall na-memorize po niya, the Lord is my shepherd. Tapos yung tawagan na po siya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Nalimutan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tapos ang sabi po niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. That's all I need to know. That's all we need to know when Christ, when the Lord is our shepherd, we have everything. We can give to others when we give that heart, when we honor God, honoring God. Sa ating pong pagbibigay, sa ating pagsamba sa Diyos, we honor and bless His holy name. Hallelujah!